Ang Diyos ba ang Diyos ng pag-ibig? Hindi, ang Diyos na si YHWH ay mahilig sa pagpatay. Iniuutos sa atin ng Biblia na patayin ang sinumang bata na sumakit sa magulang, Eksodo Kapitulo 21 Versikulo 15. Patayin ang mga anak na sumusuway sa mga magulang, Deuteronomio Kapitulo 21 Versikulo 20. Patayin ang mga nagtatrabaho sa Sabbath, Eksodo Kapitulo 31 Versikulo 15. Patayin ang mga mangangalunya, Levitiko Kapitulo 20 Versikulo 10. Patayin ang mga mamumusong, Levitiko Kapitulo 24 Versikulo 14. Patayin ang mga huwad na propeta, Zacarias Kapitulo 13 Versikulo 3. Patayin ang mga manghuhula, Levitiko Kapitulo 20 Versikulo 27. Patayin ang lahat ng nagkasala, Ezekiel Kapitulo 18 Versikulo 4. Patayin ang mausis, Unang Samuel Kapitulo 6 Versikulo 19 hanggang 20. Patayin ang mga bakla, Levitiko Kapitulo 20 Versikulo 13, Roma Kapitulo 1 Versikulo 21 hanggang 32. Patayin ang lahat ng hindi Hebreo, Deuteronomy 20:16-17. Patayin ang mga anak ng makasalanan, Isaias Kapitulo 14 Versikulo 21. Patayin ang mga hindi mananampalataya, Ikalawang Kronika Kapitulo 15 Versikulo 12 hanggang 13. Patayin ang sinumang sumusumpa sa Diyos, Levitiko Kapitulo 24 Versikulo 16. Patayin ang mga masuweyang bata, Eksodo Kapitulo 21 Versikulo 17, Marcos Kapitulo 7 Versikulo 10. Pumatay ng mga estranghero malapit sa simbahan, Numeri 48 minuto pasado ala 1:51. Patayin ang lahat ng tao pagkatapos manalo ng mga laban, Deuteronomio Kapitulo 20 Versikulo 13. Patayin ang mga sumusumpa sa ama at ina, Levitiko Kapitulo 20 Versikulo 9. Patayin ang mga lalaking nakikipagtalik sa ibang lalaki, Levitiko Kapitulo 20 Versikulo 13. Patayin ang sinumang nobya na hindi birhen, Deuteronomio Kapitulo 22 Versikulo 21. Patayin ang mga sumasamba sa maling Diyos, Numeri 25:1-9. Patayin ang sinumang hindi tumutupad ng Sabbath, Eksodo Kapitulo 31 Versikulo 14. Patayin ang lahat sa isang lungsod na sumasamba sa maling Diyos, Deuteronomio Kapitulo 13 Versikulo 13 hanggang 16. Patayin ang sinumang pumatay sa sinuman, Levitiko Kapitulo 24 Versikulo 17. Kung susundin ng mga mananampalataya sa buong mundo ang mga utos ng Diyos ngayon, 90% ng populasyon ng mundo ay mapapawi sa ngayon. Nangangahulugan iyon ng isang bagong simula para sa mga nakaligtas. Maaari na silang lumahok sa pagpaplano ng pamilya, wala ng anak na gagawing parang daga, magkakaroon ng trabaho para sa lahat, at lahat ay makakatanggap ng magandang edukasyon upang mabalik kanila ang kanilang mga kalupitan laban sa mga tao sa pangalan ng Diyos at sa pamamagitan ng ang nakuhang kaalaman ay nauunawaan na ang Biblia ay dapat na ipagbawal, sapagkat ang Diyos ay wala. Nako, walang matitira maliban sa mga Hebreo, ngunit wala na sila, kaya't ang natitira ay kalikasan, sapagkat ang kalikasan ay lumikha ng buhay at laging iiral. Ganito ang sabi ng turo ni Visha, ang hayop ay nasa tao at ang tao ay ang hayop. Para sa karagdagang impormasyon pumunta sa https://vishnu.nl/kapisanan-ng-vishnu/ o iscan ang code.